Inamin ni Mayor Benjamin Magalong na matamlay pa rin ang turismo sa Baguio. Ito'y sa kabila ng pagbubukas ng travel bubble ng lungsod sa iba't ibang bahagi ng Northern Luzon. But let me be honest with you. Let me be honest with you. We're not getting the right numbers in terms of traveling. We're not. Sometimes it's very frustrating. No? Bakit? Ang main reason dito is kulang sa reciprocity. Hindi naman nila kasalanan. Hindi nila kasalanan. It's just that they have to stick to the IATF regulations kasi na kailangan RT-PCR lang. For one, it's so expensive. It will not entice travelers to or visitors to go to the city of Baguio and any other tourist spot. Same thing that happened in Boracay. Nung nagpunta kami ni Secretary sa Boracay, umiiyak yung mga tao doon because ang requirement nga ni Secretary because they don't have that system is RT-PCR lang kayo muna habang wala pa kayong system. Ayon naman kay Department of Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, susubukan nilang suportahan ang mga LGU at mga turista para sa testing. Gayon din ang usapang pagbubukas ng turismo ng Baguio sa mga lugar na nakapaloob sa NCR+. Dito nanggagaling ang malaking bilang ng mga turistang pumapasok sa lungsod. Because we were always looking for ways to lower the cost of testing. Well, hopefully by June 1, Mayor, napayagan na ng ating mga doktor na may travel na from NCR+ will actually finalize tomorrow afternoon na kung June 1 pwede na from NCR to go to Baguio or to any tourist destination. We actually have with the Tourism Promotions Board, sinasubsidize namin. Pag kunyari for sa PCMC, ang bayad na lang ay 750 pesos. The results come out in a day. And pag sa PGH, ang bayad is 900 pesos and the results come out in a day. So we try to subsidize when we can. And I think for a while, we also subsidize the antigen test. Dagdag pa ni Puyat, iginagalang nila ang mga patakaran ng mga LGUs sa turismo at tiniyak nila ang pag-alalay sa mga ito para sa responsableng turismo habang may pandemya. Umaasa si Mayor Magalong na kapag nakumpleto na ang 70% herd immunity ng Baguio, mabubuhay ulit ang turismo sa lungsod. One of the issues that we're trying to resolve with regards to yung acceptance natin ng vaccinated individual is yung proliferation ng fraud and fake na vaccination card. So yun ang inaayos natin ngayon and we're working closely with the VIMS team na sana mapabilisan nila yung crypto code para once na mailagay na nila dun sa VIMS yan, every time na may darating na vaccinated individual, all we have to do is scan the code at makikita na natin na talagang legitimate. Ano? Dahil dito, matitiyak na protektado ang mga residente at mga turista sa kanilang pagbisita mula sa COVID-19. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.